Unang Timoteo 6 verse 17 to 19. Ang mayayaman sa material na bagay ay utusan mong huwag magmataas at huwag umasa sa kayamanang lumilipas. Sa halip, umasa sila sa Diyos na masagaanang nagbibigay ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Utusan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabubuting gawa, maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Sa gayon, makapag-impok sila para sa mabuting pundasyon sa hinaharap at makakamtan nila ang tunay na buhay. United States of America. Ito ang pinakamalakas na bansa sa ating panahon ngayon, na tila baga hindi natitinag at hindi babagsak. Nakasaad sa libro ng Apokalipsis ang patungkol sa image of the beast na nirerepresenta ng United States of America, at napropesiya na ang bansang ito ay babagsak din sa huling kapanahunan. Isa sa mga bagay kasi na mangyayari sa huling kapanahunan, mga kaibigan, ay ang katuparan sa mga propesiya na nakasaad sa Biblia. Ilan sa mga ito ay natutupad na, katulad na lamang ng mga digmaan sa iba't ibang dako ng mundo, ang pagkakaroon ng tagutom at mga sakuna na hindi natin kadalasang naiintindihan. Ngunit ito ang binabanggit ng Biblia na malapit na tayong sa patutunguhan ng ating mundo. Maging ang mga saintipiko ay binabanggit nila na ang ating mundo ay hindi na magtatagal. Kaya naman hindi nakakagulat na maging ang United States of America na binabanggit sa Biblia ay talaga namang babagsak, at ito ang hudyat at katapusan ng ating mundo. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Ang content pala na ito ay handog sa inyo ng The Great Controversy, ang librong nakakalam ng ating hinaharap at base sa aking experience. Lalo ko pang naintindihan ang ibig sabihin ng mga binabanggit sa Daniel at Revelation, at paano mo mas maintindihan ang mga bagay na nangyayari sa sanlibutan, at paano mo maihanda ang iyong sarili sa hinaharap. Ang Great Controversy ay hindi lamang isang libro, kundi ito ay isang teleskop upang mas maintindihan mo ang binabanggit ng Biblia at makita mo ang plano ng kaaway upang sirain tayo sa hinaharap, at upang makita mo rin kung paano magtatagumpay ang ating Panginoong Diyos sa buhay natin sa hinaharap. Mula sa 4,900, ito ay nasa 799 na lamang, at limited stocks lang talaga dahil pinag-aagawan ngayon ito sa merkado. Kaya kung interesado ka, ay click mo sa ibaba ang link para sa iyong order. Salamat, kaibigan, at tayo magpatuloy. Malaki ang pagbabago ngayon sa ating ekonomiya, dahil kung ito ay maganda, maganda rin ang buhay ng mga tao. Ngunit kung pangit ang ating ekonomiya, maraming maapektuhan, maraming maghihirap, at higit sa lahat, marami ang magugutom kung bagsak ang ating ekonomiya. Ang lahat ng ekonomiya sa buong mundo ay batay sa centralized currency na tinatawag na US dollar. Kumbaga, ito ang universal currency sa lahat ng transaksyon sa buong mundo. Katulad ito ng lingwaheng Ingles. Kung gusto nating makipag-usap sa mga tao sa ibang bansa na katulad ng China, Japan, Korea at marami pang iba na iba ang kanilang lingwahe sa ating lingwahe, ay mayroon tayong universal language upang makipag-ugnayan sa kanila, at ito ang English language, upang tayo ay makakapag-transact ng mga negosyo at trade sa ibang bansa. Kinakailangan din natin ng universal na currency, at ito ang US dollar. Ngunit ito ang nakakalungkot, mga kaibigan, sapagkat ang US dollar ay bumabagsak na. At paano ito makakaapekto sa ating ekonomiya at maging sa pang-araw-araw nating kabuhayan? Ang US dollar ay humigit kumulang 60% ng halaga ng lahat ng pera sa planeta, at higit sa kalahati ng dolyar ay naninirahan sa labas ng United States. Ang dahilan kung bakit ang bawat bansa ay may US dollar ay una sa lahat, iyon ang kinagamit ng mga sentral na bangko sa mga reserbang pera. Pangalawa ito sa presyo ng langis. Kaya naman ang ating mundo
ay pinapaikot mga kaibigan ng dolyar. At kung ating mapapansin, ang mga iba't ibang bansa ngayon ay nagkakaisa sila. Sila ay bumubuo ng mga bilateral na kasunduan upang umiwas na sa US dollar. Katulad na lamang ng ginawa ng China, Brazil, Russia at South Africa na sila ay gumagawa ng koalisyon upang sa ganun hindi na nila gagamitin ang US currency na dollar kundi sila ay babakapan na lang ng mas tangible na pera at ito ang oil at gold. Oo mga kaibigan, sinusubukan nilang iwasan ang paggamit ng US dollar tulad ng ginawa ng Iran na pinagbabawal na ang paggamit ng US dollar ay naman ang karamihan sa kanila ay nagpa-wire transfer ng kanilang mga pera mula sa US dollar patungo sa kanilang currency at ito ang pinakamabilis na sistema ang paglipat ng dolyar patungo sa mga account ng mga tao at nagsimula na rin ang Iraq sa pagbebenta ng langis hindi sa pamamagitan ng US dollar kundi sa yuan. Pinag-uusapan nila ang paglikha ng gintong dinar at pagbebenta ng langis para sa ginto. Kaya iyon ang mga bansang sumusubok na gumamit ng iba maliban sa dolyar at pagkatapos ay makukuha mo ang akumulasyon ng ginto. Ito ang ginagawa ng China ngayon mga kaibigan. Sila ay naglilikom ng mga ginto ng napakalaking gold reserve sa kanilang bansa at ang mga partners ng China sa pag-accumulate ng mga ginto na ito ay walang iba kundi ang Germany, Venezuela at ang Bank ng England. Patunay lamang na ito na ang kamatayan ng US dollar mga kaibigan. At habang tayo ay papalapit na sa mga huling kapanahunan mga kaibigan, ay lumilikha ang bawat bansa ng kabaong para sa United States. At ang mga pako na nailagay dito ay talaga namang nagtatagdag ng layunin na patayin ang ekonomiya ng United States of America. At habang sunod-sunod mga kaibigan, ang pagbebenta at pag-i-eliminate ng US dollar sa kanilang ekonomiya ay nakikita natin na ang mga kasunduan na ang mga bilateral agreements sa United States ay nagiging mas marupok at nagbabadya na ito ay guguho. Kaya naman makikita natin mga kaibigan, katulad ng propesiya ni Propetang Daniel, ang mga iba't ibang bansa ay magkakaisa sila ngunit hindi talaga sila magkakaisa dahil magiging marupok ang kanilang ugnayan sa isa't isa na ito ang badya ng matinding hidwaan sa lahat ng bansa. At kung mangyayari mga kaibigan na babagsak ang US dollar, maapektuhan ang bansang Pilipinas dahil ang pinakamalaking investor ng ating bansa ay walang iba kundi ang United States of America. At natural sa natural, marami sa ating mga kababayan ang mawawalan ng trabaho at marami ang maghihirap. Ngunit mga kaibigan, ito ang pangako ng ating Panginoong Diyos. Isaiah 33:16. Ganyang klaseng mga tao ang magliligtas sa kapahamakan, parang nakatira sa mataas na lugar na ang kanilang kanlungan ay ang malalaking bato. Hindi sila mawawalan ng pagkain at inumin. Oo mga kaibigan, ito ang pangako ng ating Panginoong Diyos sa atin. Kung tayo mga kaibigan ay nag-surrender ng ating buong sarili sa ating Panginoon ay hindi niya tayo papabayaan kailanman. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Isipin mo ang pagkakaroon ng kaalaman upang makita ang likod ng kaguluhan, upang makahanap ng pag-asa sa gitna ng kawalan ng pag-asa, at upang maunawaan ang tunay na mga puwersa na kumikilos sa ating mundo. Dati ipinagbawal ito sa publiko dahil sa napakahalagang mensahe nito laban sa umiira na kasamaan sa mundo. At milyong-milyong tao na ang may kopya nito, kasama na ang pinakatanyag at maimpluwensyang mga tao. Ang The Great Controversy ay hindi lamang isang libro. Ito ay isang liwanag na gumagabay sa iyo sa mga madidilim na panahon at nag-aalok ng pag-asa, lakas at kaluwalhatian. At ito'y nag-reflect ng malaki sa aking buhay at sa milyong-milyong tao na nakabasa nito. Mula sa 4,900, ngayon ay 799 pesos na lang. Libre ang shipping, limitado ang stock.
at hindi lahat ay magkakaroon ng pagkakataon na makakuha ng librong ito dahil sa kakaunti lamang ang kopya nito. Halos ipamigay na namin ang librong ito dahil gusto lang namin na makita mo kung ano ang nakita namin na magbubukas ng mas maliwanag at masayang kinabukasan. Click ang link sa ibabang description para mag-order ngayon.